Hello, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back dito sa aking YouTube channel, Rick Lawrence TV. Isa na naman pong video ang aking ibahagi sa inyo ngayon. Dito sa video na to ay pag-usapan natin dito yung tungkol sa blower pan motor. So ayan guys, ito yung blower pan motor. At ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram at pakita ko rin sa inyo kung paano i-connecta yung wiring connection dito sa buong circuit ng blower pan motor. So ayun guys, pero bago ang lahat, nais ko muna sabihin sa inyo na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para sa ganun ay notified kayo sa mga bago kong upload na video. So tara guys, samahan niyo ako at sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Okay guys, ayan ating makikita. Ito yung wiring diagram ng blower motor na aking renewing. At ang ginawa ko dito ay ito yung positive control. At isa-isahin kong explain sa inyo kung paano yung wiring connection. Sana panoorin nyo ng buo itong video na to dahil mamaya mayroon din akong ipasilip sa inyo na actual wiring connection. Kung ano yung ginawa natin dito sa wiring diagram ay ipakita ko rin sa inyo ng actual sa mga component na ating isa-isahin konektahan ng wiring. So, ayan. Yan, kung ating nakikita, ito yung kanyang fuse block on the road at mayroon tayong ignition fuse na 30 amperes. Then, nandito yung ignition switch. Tapos, nandito yung ating battery at ito yung blower fuse. At ito naman yung blower relay. Ito naman yung blower switch. Tapos, nandito yung blower resistor. Then, nandito rin yung blower motor. So yung wiring connection, dahil positive control yung ginawa natin dito, yung ating output ng ignition fuse ay kinabit natin sa ignition switch. So ito yung magiging power ng ignition switch. Tapos yung ating blower relay, yung terminal 85 ng blower relay ay dito natin kinabit galing sa ignition switch, which is yung on position. So yan. Ngayon, yung ating blower fuse ay yung input, kinabit natin galing sa battery. Yung output ng blower fuse ay yan ang kinabit natin dito sa blower relay, which is yung terminal 30, para magkaroon ng power yung blower relay, yung terminal 30. Then yung terminal 86, ayan inyong nakikita, ayan yung ating ground. So ito yung symbol ng ground. Then yung terminal 87 ng blower relay, which is yung output na kinabit naman natin dito sa ating blower switch. Tapos yung blower switch, yung number 1, 2, and 3 sa kanyang switch selector, yung number 1 ay kinabit natin dito sa blower motor resistor, sa number 1 din ng blower motor resistor. Then yung kanyang number 2 ay ganun din, kinabit din natin dito sa blower motor resistor, which is yung terminal number 2 naman ng blower motor resistor. Tapos yung terminal number 3 ng blower switch, ganun din, kinabit din natin sa blower motor resistor, which is yung terminal number 3 ng blower motor resistor. Then yung number 4 ng blower switch ay yung wiring niya direktang nakakonekta dito sa ating blower motor, yung positive side ng blower motor. Tapos yung ating number 4 sa ating blower motor resistor ay dito tayo nakakabit sa wiring ng blower motor, which is yung positive side. Then itong manggagaling sa ating blower switch na wiring na nakakabit dito sa blower motor, ang purpose nitong wire na to ay para kung sakaling masira yung blower motor resistor, mawala yung 1, 2, at yung number 3 or yung number 4 ay gagana pa rin yung blower motor dahil direkta nang nakakonekta galing dito sa speed number 4 ng blower switch. Then yung kabilang terminal ng blower motor, which is yung negative, ay yan ang nakakabit sa ground. So ito yung symbol ng ground. So ngayon, proceed naman tayo doon sa actual component at ipakita ko sa inyo kung paano yung wiring connection
na ating ginawa dito at i-connecta rin natin ang actual. At ipakita ko rin sa inyo after ma-connectahan natin yung buong circuit ay testing natin kung gagana ba yung ating blower motor na konektahan ng wiring. So, proceed tayo. Okay guys, ayan ating makikita. Ito yung actual component na ating konektahan ng wiring. So, ipakita ko sa inyo kung paano rin yung wiring connection na actual. Kung ano yung ginawa natin dito sa wiring diagram na ating diniscuss ay siya rin gagawin natin dito. Makikita nyo rin after nating makonektahan ng wiring itong lahat ng component. Titestingin natin kung mapagana ba natin yung blower motor. So ayan, ito yung blower motor at ito yung blower resistor at ito yung blower relay at nandito yung blower fuse. Yung isa ay para sa ignition fuse at ito yung switch na aking gagamitin. Ito yung kunwari ignition switch. Wala akong mismong actual na ignition switch pero mayroon namang input saka output na pagkonektahan para lang mapakita ko sa inyo na yung blower motor ay hindi gagana hanggang nakaturn off pa yung ignition switch. So yung input saka output ay dito kukunin. Then, andito yung blower switch na aking gagamitin. Itong blower switch na to ay pinagpalitan ko ito. Sira lang ito ay itong sa kanyang selector sa air mode. So yan ito. Pero yung sa blower ay lumuro. So ito yung natin gagamitin para dito sa circuit natin kunitan. So ayan una, dito sa ating wiring diagram, diniscuss ko yung wiring connection na magagaling sa fuse ay kinunita natin sa ignition. So ito na yun. Yung output ng ignition fuse ay kinunita natin sa input ng ignition. Din ngayon, itong output, ito yung ayan ikunita natin dito sa terminal 85 ng ating blower relay. So ayan, yung nakikita guys, ito yung terminal 85. Dito natin ikabit yan. Then, itong terminal 30 ay dito natin kukunin naman sa kanyang tulad nito yung blower fuse. So ito yung blower fuse. Dito ko ikabit sa terminal 30. So ayan, tapos yung parehong input nitong fuse ay dito yan sa ating positive terminal para magkaroon ng power yan. So ayan, so mayroon na tayong power parehas. Ngayon, itong terminal 87 ay ito yung kunikta natin yung output natin papunta sa blower switch. So ito yung wire yan. Ito natin kunikta sa terminal 87. So ayan, then yung huling terminal ng blower relay ayan yung terminal 86 na connect na naman natin sa ground. So ito yung negative. Ito yung wiring niya. Ay kabit ko dito sa terminal 86 ng relay. So ayan guys, complete na yung wiring natin dito sa relay, sa fuse. At ngayon, yung ating blower switch, yung 1, 2, and 3. Yan ang i-connect natin dito sa ating blower resistor. So yung number 1 ng blower switch, which is ito yun, ay connecta rin natin dito sa number 1 ng blower motor resistor. So yan, ito yung number 1. Connecta ko dito. Tapos yung number 2 ng blower switch ay ganun din. Ikabit natin dito sa number 2 ng blower motor resistor. Tapos yung number 3 ng blower switch ay kabit natin dito rin sa blower resistor. So yan. Then yung number 4 ng switch, which is ito yung pula, ay nakakabit na dito sa blower motor, which is yung positive side. Tapos kung yung nakikita guys, yung in-splice na itong wire dito, so ito yung at yan ang ikabit natin dito sa terminal number 4 ng blower motor resistor. So yan, kabit ko dito. So yan guys, kompleto na yung wire. At ngayon ay testingin natin guys. So ayan, tulad ng sinabi ko, kapag naka-off pa yung ating ignition switch,
ay hindi kagana yung lower kahit i-turn on natin sa ating lower kahit anong speed so yung ating lower is 1, 2, 3, 4 so wala siya kasi napaturn on pa tayo sa ignition so ngayon testingin natin at i-turn on natin itong ating ignition switch so on natin so yun on then testingin natin yung lower switch at ating magkikita kung duga na yan ibig sabihin okay na yung ating ginawang wiring condition so yan 1 2 3 at yung number 4 so yun tayo yung nakita gumana yung ating lower motor so ibig sabihin kung ano yung ginawa natin dito ay tama din yung ginawa natin sa motor ngayon sunod kong nakikita sa inyo tulad ng sinabi ko na sakaling masira itong lower motor system mawala siya ng 1, 2, 3 gagana pa rin yung ating lower kasi yung wiring ay direktang nakapunta sa lower switch yung number ito so kunwari sira ito alisin ko lang yung 1, 2, and 3 na connection sa resistor at tingnan nyo guys gagana pa rin yan sa high speed so wala siyang 1, 2, 3 pero yung number 4 gagana pa rin yan so yan guys yun yung nakita na gumana yung ating lower so ganun lang yung wiring connection nitong lower motor ng control na yung positive so sana may napulot kayo ang konting kaalaman at kung sakaling inyong gusto itong video na ito na ating binati sa inyo isang pansap ulit hanggang dito na lang yung video maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli sana patuloy yung partner ng supportan at panonood yung mga video na ating magawa so bye bye at see you sa sunod pang mga video at tutorial.